Sa ganda ng tanawin at lamig ng klima, may pagmamalaki ng mga residente ng Infanta Quezon ang kanilang lugar. Sa katunayan, nakilala ito bilang Little Baguio. Subalit, sa likod ng kagandahan ay nahaharap sa iba't ibang hamon ng buhay ang mga naninirahan rito. Kaya isa ito sa napili na maging beneficiaries ng feeding program at free store ng Members Church of God International. Sa kabila ng challenging na pagbiyahe ng MCGI volunteers para marating ang lugar, sa awa't tulong ng Diyos ay nairaos ang pag-abot sa kanila. Dito nga ay narinig natin ang iba't ibang kwento ng pakikipaglaban sa hamon ng buhay. Malaking problema ng mga taga rito ang transportasyon at ang kawalan ng supply ng kuryente. Mahirap dito sis, kapag ganito ang panahon, wala kaming ilaw. Solar lang. Pero ang isa sa biggest challenge ng mga taga rito ay kung paano pagkakasyahin sa kanilang pangangailangan sa araw-araw ang kakarampot na kinikita. Tulad ni Nanay Clarita na hindi regular ang kita mula sa pagre-recrap o paggawa ng estruktura mula sa hollow blocks. Sa totoo lang sis, ang hirap talagang budgetin ang kakarampot na ilan kami pamilya rito sa 5,000 at kalahating sa akong bigas isang buwan. Samantala, problema naman ng asawa ni Nanay Ana kung paano magkakaroon ng dagdag na pagkakakitaan ngayong buntis siya sa kanilang ika-apat na anak. Ngayon pa lamang ay kulang na ang kita ng kanyang asawa. Pag po 500, hinahanap po namin lahat ng mga pagkain, tapos po pa ano-ano pong mga kailangan. Hinahati-hati po para magkasya sa loob na isang linggo. Pero kung hindi kakasya, halimbawa po pag may, habang may budget pa po, pumahanap pa po ng ibang pagkakakitaan. Nakaantig din ang kwento ng batang si J. Mark. Maaga siyang naulila sa ama, kaya't doble ang hirap ng kanyang nanay sa pagtataguyod sa kanya. Kaya naman habang kausap sila ng ibang volunteers, abala naman ang iba sa paghahanda ng karagdagang sorpresa para sa kanila. Bukod kasi sa isang sakong bigas at libreng grocery items, ay binigyan din ng MCGI si Nanay Ana at Nanay Clarita ng mga manok na maaring paramihin upang maging karagdagang pagkakakitaan. Walang pagsidlan ang kanilang kasiyahan sa sorpresang ipinagkaloob sa kanila. Ito po yung unang-unang pagkakataon na nagtulong sa akin. Tulong sa amin. At nagpapasalamat ako unay sa Panginoon at sa inyo na mga tumutulong ng para sa kagaya namin ng mga mahihirap. Sulit ang layo ng biyahe at pagod dahil ang kapalit nito ay mga labing nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kabutihan ng Diyos na naramdaman ng mga taga rito sa pamamagitan ng sama-samang paggawa ng mga kapatid. Na kayo'y magkaroon ng tintimang ugali sa gitna ng mga hentil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Sa mga bagay ngang ito, sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman.